Kalyo ng paglilingkod sa iglesyang ito at bilang pamilya nakatuon na nakatuon sa Diyos ay kay ganda pong balikan na tayo ay umabot ng 81 taon ng pagkakaisa bilang pamilya. Tama po ba? Amen. Kasama po ng ating mga kapatid sa UCCP, NCUC, at yung dalawa kong kapatid na si Rambo at saka si Ian na pinatayo kanina. Hindi sila kumontra na ako ang pinakagwapo sa amin. Salamat mga kapatid. Mamaya meron kayong burger sa akin. At kasama rin po na nakarating kami dito, salamat sa lingkod ng Panginoon, si Kuya Big, na nakapagkamalang kong si Kuya Santi. Kasi daming nag-detect sa akin tungkol sa pagpunta rito. Akala ko si Kuya Santi, si Kuya Big. Pero anyway, magpapasalamat po kami dahil merong lingkod na nagdala rin sa amin at makakasama natin sa pagdiriwang ng anniversary yung ito. At lubos po yung aming kagalakan sa dedikasyon at pagkakaisa ninyo bilang lingkod na iisang pamilya. Ang tema po natin sa pagdiriwang na ito ay Family Focus on God. Kaya bilang panimula, magandang bigyan muna natin ng pansin kung anong pamilya meron tayo, bago po natin ma-appreciate yung mag-focus sa Diyos. Hindi ko alam kung saan ako pupulot na sasabihin ko sa inyo, buti na lang merong internet. Ang mensaheng ito ay natutunan ko po sa isang pastor na kilala sa paglilingkod. At lahat ng inyong maririnig ay halos galing sa Diyos sa pamamagitan ng pastor na ito. Kinala niyo din yung pastor na ito, siya po si Pastor Ed Labis. Mula po sa banal na kasulatan, kapag kabinuklat po ninyo diyan, makikita mo po natin lahat na napakainam at napakaliwanag na ang relasyon ng Panginoong Yesus sa kanyang iglesia ay may hahalin tulad sa isang pamilya. The relationship between Christ and the church is defined as family. Family is our social security. Sa pamilya, wala na daw hihigit at tatalo sa seguridad na ibinibigay ng pamilya. Dahil daw ito yung lahat ng pension na meron tayo, insurances o health cares. Family is our sanctuary. Family is the best shelter and the best refuge. Family is also the best hospital. Walang kondisyon at patakaran na makikita sa loob ng ating pamilya. Sa pamilya po tayo kumakadlong at nagkukubli kung tayo daw ay inaatake ng mga kaaway o inaatake ng buong mundo. At sa pamilya din, siya yung pangunahing humahanga sa atin kahit hindi daw tayo kahanga-hanga. Tama po ba yan? Ang pamilya daw ang tanging number one na humahanga sa atin kahit hindi tayo kahanga-hanga. Mga kapatid, napakagandang isipin na ang Diyos, na ang anak ng Diyos ay hindi lamang isang organisasyon, hindi asosasyon, kundi isang pamilya. Sabi ni Ate Ruth kanina, kapatiran. Tayo'y iisang kapatiran. Kaya, bilang isang pamilya, dapat laging mayroong mabula. Bilang isang pamilya, Hello, yan choppy. Ayan, may signal na. Hello, yan.
Chappie. Masigla na na. Ayan, meron. Masigla. Okay na siya. Ayan, malakas na ang signal. Kailangan pala, nakataas yung kamay. Okay. Mga kapatid, napakagandang isipin na tayo ay iisang pamilya, tayo ay kapatiran. Kaya bilang isang pamilya, dapat laging mayroong magulang. Kaya siyempre, dahil sa pamilya, merong ama. And God is the spiritual father of the church. Siya daw yung pinakaulo ng iglesia at siya ang ating ama. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 18 says, I will be your father and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Lahat daw ng anak na babae at anak na lalaki ay anak ng Diyos. Pero ang Diyos, naglagay po siya ng tagapangalaga ng kanyang pamilya. At ang pastor ang naatasang mga siwa nito. Diyos daw ang may akda na maging katiwala ang pastor sa kanyang iglesia. Pinagkatiwalaan niyang mga siwa ito sa kanyang iglesia. Ang pastor, mga kapatid, ang hinirang para maging magulang ng iglesia. Ang pastor ang naatasang magpairal ng mga makadiyos na gawain. Kaya kahit mas matanda kayo kesa sa kanya, siya ang hinirang ng Panginoon para maging ama o magulang ng iglesia. Siyempre, ibabangon ninyo dahil kayo ay kanyang anak. Ganyan dapat ang relasyon ng flock sa kanyang pastor. Hindi naman daw nangangahulugan na kinukunsinti natin ang mga kamalian, pero dapat unahin ang paggamot sa mga taong may sakit bago pag-usapan ang kamalian. Di ba i-first aid muna yung mga nalulunod bago ito pinapagalitan? Bago mo sabihin, bakit ka tumalun yan? Hindi mo ba alam na malalim yan? Pine-first aid muna yan. So if you don't expect perfection from your biological father, what do you expect that perfection to your spiritual father? Pareho lang naman na tao yan, hindi po ba? Mas mabigat lang ang nakaatang na responsibilidad sa pastor. Kaya kung titingnan po natin, kapag nagkamali ang pastor at hindi matalino ang mga membro, pati sila madadamay. Kaya pag may problema daw sa loob ng 81 years na paninilbihan sa Diyos, damage control dapat, hindi pinapalaki ang problema. At ito yung malungkot na katotohanan. Kapag tinignan mo daw ang mga evangelical church, nagkakalito dahil pinalalaki ang mga problema sa loob ng pamilya. Kaya dapat pinapaganda at pagandahin pa natin yung trato ng bawat isa na itinalaga ng Diyos bilang isang pamilya. Ang linaw ang sabi ng pagkakasulat sa Galatia 6:6, if you are being taught the Christian message, you should share all the good things you have to your teacher. Lahat daw ng tinuturuan ng spiritual na bagay ay dapat suklian niya ang nagtuturo sa kanya ng mabubuting bagay. Gaya ng sabi ni Pablo na isang pastor, naghasik kami ng pagpapalang spiritual sa inyo. Malaking bagay ba naman kung umani naman kami sa inyo ng mabubuting mga bagay. Kung ang iba'y may ganitong karapatan sa inyo, eh lalo na kami, ikaw, Pablo. Totoo naman, hindi po ba, kapag kayo ay naguguluhan, nandiyan ang pastor, ipinapanalangin kayo. Kapag kayo ay nalilito, nandiyan ang pastor, kayo ay pinapayuhan,
ipinapanalangin kayo kapag kayo ay may karamdaman. Sinesermonan kayo para kayo ay maturuan pagkatapos ang kita ninyo sa inyo lang. Sabi ni Pablo, kung sino-sino ang inyong binibigyan at tinutulungan, pero ang inyong spiritual father ay inyong nakakalimutan. Sabi ng Panginoon ni Apostol Pablo, hindi daw iyan marapat. Ayon kay Pastor Ed Lapis, hindi daw dapat natin sinusuportahan lang ang pastor kapag siya ay mabula. Hindi lang dapat tayo, hindi lang dapat natin minamahal ang pastor kapag siya ay kapakapakinabang. Higit na kailangan ng pastor ang inyong suporta sa panahon ng pangangailangan. The pastor should be loved and be respected. At kung ang malaking pagkukulang ng pastor ay nakikita ng kawan, pastor ang tumawag sa kanya, pastor daw ang tumitingin sa Diyos, kaya hindi trabaho ng members na ituwid ang pastor. Pagkat ang pastor ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa iglesia, instead ang members pa nga ang nakikinabang sa paglilingkod ng pastor. So lumagay daw ang dapat na lumagay sa tamang kinalalagyan. Alam niyo ba kung bakit nagkakagulo ang gawain ng Diyos? Yung pastor lang ang guluhin mo, magkakagulo at maapektuhan ang tupa. Ganyan ang gawain ng Diyos. Si Satanas, wala nang ginawa yan kundi sirain, padapain, paalisin ang pastor. Ginugulo at binibigyan ng walang katapusang problema, hirap at pasakit. At kapag ang pastor ay nagkamali dahil sa kanyang mabigat daw na dinadala, ang kawan ang mauunang aatake. Siyempre, mawawalan sila ng leader, magkakawatak-watak ang pamilya, ang totoo, sino ang natutuwa? Ang diablo, ang kaaway. Kaya, focus on God. Agad-agad, damage control agad ang pamilya. Parang tatay na nadapa, tinatanggap pa rin ng mabubuting ina. Gaya po ng isang anak, bumagsak daw man yan o pumasa sa school, marami man ang makatapos man yan sa pag-aaral o hindi, malinis man o record ng inyong mga anak, adik man yan o nakapatay ang inyong anak, ay anak niyo pa rin. Halimbawa, meron kayong anak na naging dalagang ina. Anak niyo pa rin po ba? Anak niyo pa rin po ba? Siyempre, oo. No? Gaya ng kwento ng prodigal son, ang laki ng pagkakamali ng anak. Pero nang bumalik, tinanggap ng ama, pinihisan, at pinakain. My friends, it is very important to you to realize that family is permanent and it belongs to God. Mga kapatid, kapag ang pastor na inyong ama ay mamahalin po ninyo lagi, susuportahan at tutulungan gaya ng 81 years na nagdaan, ano ang mangyayari? Magiging maayos ang pamilyang ating naka-imembrohan. At kung ang inyong anak ay nagkamali at ang hindi ninyo kakawawain, hindi nyo parurusahan ang gandang tingnan ng pamilya na magkakapatid ang tulingan. Tumingin po kayo sa inyong paligid. Lingon po kayo sa kaliwa. Lingon. Ayan, lingon sa kanan. Ayan, lingon sa likuran. Ayan, mga kapatid nyo po iyan. Magkakapatid po kayo sa Panginoon. Pamilyang nakafocus sa Diyos. Pero ano ang malimit na nangyayari sa pamilya? Usigan. Pinagpepyastahan ang kahinaan. Nagkamali si ganon, pinag-uusapan. Kapag ang kapatid kayo,
ang kapatid po ninyo ay naging dalagang ina? Gusto niyo po bang ipamalita yan sa kapitbahay? Siyempre, hindi. Pinagtatakpan natin sila at madalas sila pa yung dahilan na kung bakit tayo ay napapaaway. No? Ganda sana ng pamilyang ganyan ang kanyang ginagawa. Ang ganda sana ng pamilyang nakafocus kay God, nagmamalasakit sa isa't isa, nagtutulungan at nagmamahalan. Ang sarap ng pakiramdam na kapag ikaw ay nadapa, hindi ka tatapakan at kundi ibabangon ka nila. Ang sarap ng feelings na ang pastor ay hindi mo na kailangan maging perfect dahil alam mong may tatanggap sa iyo. Tulad ng isang magulang na handusay sa lansangan. And the church will become a family, a shelter from the storm, a place of comfort, and a place of love. Ito yung dapat na mangyari sa inyong pamilya dito sa UCCP Bagong Bayan. At kapag nangyari ito, at kung mangyayari ito, mangyayari lamang ito kapag maaalis lahat ang balat kayo ng bawat isa. At kapag inalis natin lahat ang pagbabalat tayo, giginhawa ang pakiramdam natin, hindi mo na kailangan magkunwari. Tingnan mo ang pamilya, mga kapatid. Sa pamilya, tanggap ka kahit abnormal ka. Kahit amoy suka ka pa. Kahit ang mukha mo ay nakakasuka, tanggap ka pa rin ng pamilya. Di mo na kailangan mag-makeup at mag-retouch para matanggap lang. Hindi ba't maganda kapag ganito din ang nangyari sa spiritual na pamilya ng Panginoon? Ang manguna ay ang unawaan. Kapag nanguna ang unawaan, makita sana ang pagtanggap, lagi sana tayong safe dito. Because the church is the place of security, a home of comfort. Yung binasa ko po kanina sa Proverbs 11:29, ang nagdadala daw ng problema sa kanyang pamilya ay hindi pwedeng hindi siya madamay. Proverbs 11:29, ang nagdadala daw ng problema sa kanyang pamilya ay hindi pwedeng hindi siya madamay. Kaya kung matalino ka, huwag mong bagyuhin ang pamilya mo. Kung magaling ka, mahalin mo ang pamilya mo. Itaguyod mo ang pamilya mo. Ipagtanggol at bigyan ng malasakit ang pamilya mo. Buti pa yung mga tambay. Lagi silang nagtutulungan at may malasakit sa isa't isa. Minsan, mas mabuti pa daw makitungo at makipagkapwa-tao yung mga tambay kaysa sa iglesia. Bakit? Kasi kapag dinumog ka ng mga kapwa-lasinggero, nakikipagsaksakan din sila. Nakikipagbatayan din sila para sa isang kaibigan. Dapat ang mga anak ng Diyos ang mauna ng ganitong malasakit. Di ba ang ganda-gandang tingnan? 81 years, iisa tayong pamilya. Kapag ang tao ay nagkamali, sila ay nagbabalat kayo at nagpupunwari. Nagiging mapagpunwari daw ina. Dapat ang pamilyang nakafocus kay God ay pugad ng matatapat. Pugad ng matatapat, hindi pugad ng mapagbalat kayo. At mangyayari lang yan kapag kayo o tayo ay magtutulungan, mag-uunawaan at tatanggapin ang bawat isa. Mangyayari lang yan kapag hindi natin lalapain ng buhay ang ating mga kapatiran. Alam niyo po ba na ang mga Kristiyano lang daw ang sumusugat ng mga sugat ng kasugatan na? Ang pangit no? Tayo daw yung sumusugat ng mga taong nasugatan na. Nasugatan na nga, sinusugatan pa. Ang mga taong labas o mga tulisan, kapag nasugatan yung kanilang mga kapatid sa labanan, ginagamot daw nila ito, binubuhat at tinadala sa ligtas na lugar. Pero kapag ang Kristiyano, may sugat na, sinusugatan. Katulad po dapat
tayo ni Kristo. Tinanggap ni Kristo maging ang mga taong itinakwil ng lipunan. Ano ang tawag kay Kristo ng mga religyoso? Diba? Friend of sinners. Sapagkat yung mga isinusuka ng lipunan, yung nauhulog sa mga butas, iniaahon ni Kristo. Yung mga makasalanan ay kanyang pinapatawad, gaya ng tax collector, gaya ng prostitute. Hindi ito isang pagkonsinti ng mali. Pero bago mo daw maitama ang mali, gamutin mo muna sila. Napakarami pong hindi umaattend ng simbahan. Dahil nagtampo. Marami nang nawala sa atin dahil na-offend. Minsan may na lamang kahinaan ng song leader, ayaw nang makinig sa kanta. No? According to Pastor Ed Lapis, the message of the song is not the singer, and the message of the pulpit is not the preacher, and the message of God in the pulpit is not the private life of the messenger or the preacher. Dapat daw pinaghihiwalay ang dalawang iyan. Kasi nobody's perfect except the Lord Jesus Christ. Ang daming mga character sa Biblia, ang daming pagkukulang, ang daming pagkakamali, tinanggap pa rin ng Diyos bilang iisang pamilya. So a family that focuses on God should love, respect, and take care. Tayo, anong kaya hinahamon ko po kayo na hanapin po ninyo kung saan kayo dapat lumugar. Hanapin ninyo kung saan kayo dapat lumagay. Una, kayo po ba ang pastor o membro? Pangalawa, kayo ba ang choir conductor o choir member? Kahit sa mga pastor, may mga tatay din kaming mga pastor. At ang tatay ng pastor, kahit bata siya, ay tatay pa rin namin yan na pastor. Si Pastor Sim. Mas bata sa amin yan, si Sir Moman. Pero tatay yan ng mga pastor. No? Magaling man yan sa inyo o hindi, kung may marunong sa inyo, may mas magaling sa ministry ninyo, bigyan ninyo ng pagkakataon. Mas maganda, Panginoon, ay mga kapatid, na bigyan natin ng pagkakataon yung mga pwedeng magamit sa Diyos. Kahit mas bata kesa sa atin, nang mas mapapabilis yung gawain, we should remember that we belong to each other. The gift given to me is belong to the church. The gift given to you ay para sa lahat. Hindi po ba? Ganyan dapat ang iisang pamilya. Kung may papalit sa atin, suportahan po natin, huwag aatakiin. Iisa tayong pamilya, so dapat bukas tayong lahat. Bukas yung palad natin para tumanggap din ang pagpapalad. Di ba ang ganda pagkaganyan ng pamilya? Tanong mga kapatid, how should we love in times of trouble? Or anong gusto mong gawin sa iyo kapag ikaw ay nagkamali? Anong gusto mong gawin sa iyo kapag ikaw ay nahulog? Anong gusto mong gawin sa iyo kapag ikaw ay nanghina? The same treatment din yung gusto ng mga katabi mo sa gusto mo. Gawin daw natin sa ating kapwa ang gusto natin gawin sa atin. Kapag ang inyong anak ay nagkamali, gusto niyo bang pag-usapan din ng bayan? Siyempre, hindi. So, huwag niyo pong pag-usapan ang anak ng may anak. Kung kayo ay nahuling nangangalunya, gaya ng babae sa Biblia, gusto niyo bang mabato kung kayo ay mamatay? Siyempre, hindi. So, huwag kayong mangalunya. Pangalawa, huwag kayong mambato ng kapwa. Ang linaw na sabi ng Panginoon na mga hindi nagkamali, ang siyang unang bumato. Ang linaw, bakit ang dali-dali natin makalimot? Ang bilis natin mambato ng iba at ang lakas-lakas ng loob natin mambato ng ating kapwa. So kung wala kang kasalanan, wala ka pa rin karapatang mambato ng iyong kapwa kasi ang Panginoong Yesus na walang kasalanan ay hindi nambato.
ko. Tulungan, protektahan, ganyan ang kapatiran. Kapag nabuntis na dalagang iyong anak, gusto mo bang itinichismis? Siyempre, hindi. Kasi gusto natin protektahan ang inyong mga anak, gusto natin makarecover. Kaya abot-abot ang ating pagtatakip and spiritual family ay dapat ganyan din. Should be protected and respected. We should close the door when one of us is attacked. We should circle the wagons in times of troubles and come to the rescue. Yan ang sabi ni Pastor Ed. Kaya kung lalapain po ninyo ang isa't isa, lalapain din din natin. Kaya magtiwala tayo sa isa't isa. Mag-focus tayo sa Panginoon bilang isang pamilya. Yan ay magandang gawain ng isang pamilyang nakapokus sa Panginoon. Napakaganda kayang isipin ng biological family. Meron na kayong pamilyang laman, may pamilya pa kayong espiritual sa ating church. Dobli daw ang benepisyo niyan. Paano kung wala na kayong pamilya? Ulila na kayo, kaya nagtatrabaho ang inyong anak sa ibang bansa. Wala kayong mga anak, pero meron kayong church na pamilya ninyo. Kapatid na, kapuso pa. Kapamilya na, kapuso pa, kaibigan pa, ayan. Friends forever kayo. Ang ganda-ganda. Ang sarap kaya ng pamilya na meron kang church. May maiingat kayo ng payo. Pag kailangan ninyo, may tatakbuhan kayo. Pag panahon ng kagipitan, may tutulong sa inyo, dadamay sa panahon ng kalungkutan. Kaya pag nakakita na daw kayo ng church, na bumabagay na sa inyo, pasado na sa inyo, manahimik na kayo. Huwag na kayong palipat-lipat. We are family headed by God itself and wedded to Christ. Naalala ko, dito si Tatay Rudy, tamang-tama. Nung nakapurol si Nanay sa loob, nakita ko ang daming mga kapatid. Ang gaan-gaan ng feelings na merong dumaramay. May damayan. Ang sarap ng pagkakaisa kahit may dilubyo na pagtatagumpayan. At dahil magkakakilala kayo, relax kayo sa isa't isa. Kumakain kayo sa isang mesa. Relax ka dahil kilala ka na niya, alam niya na kung ano yung likaw ng bituka mo. Hindi ka na nahihiya. Hindi mo na kailangan magtakip. Hindi mo na kailangan magbalat kayo. Pero kasi may pagmatagalan. Ang ganda po kapag kaganyan ang spiritual na pamilya. Hanggang sa kabiguan, nandyan sila. Hanggang sa kamatayan, nantitiyan sila sapagkat sila ay inyong mga kapatid. Kailangan po natin sila kasi hindi lahat ng panahon ay mapayapa. Hindi lahat ng panahon ay maginhawa. Napakaraming bagyo, ang daming dilubyo ng buhay, ang daming suliranin ng buhay, hindi habang panahon ay nandito na ganito tayo, darating ang panahon, magkakasakit tayo, darating ang panahon, magkakaproblema tayo, pero may karamay. May tutulong at willing na dumamay sa atin. Kaya dapat willing ka din makisama. Willing ka din dumamay. Willing ka din umunawa. Kaya ang tao daw na nagdadala ng bagyo sa kanyang pamilya, hindi pwedeng hindi siya madamay. Mga kapatid, paalala po kung ano ang gusto niyong tanggapin, gusto niyong gawin sa inyo, ay gawin din ninyo sa inyong kapwa. Kung itinuturing ninyo na ang UCCP Bagong Bayan ay inyong pamilya, mahalin, respetuhin, mag-unawaan sa isa't isa. Ngayon, ano po ang mensahe natin ngayong anibersaryo? Ikawalumput isang taon ng paglilingkod bilang pamilya. Una, a family that focuses on God should respect their spiritual father. And that is your pastor. Pangalawa, a family that focuses on God should respect their spiritual brothers and sisters. Ba'ng ganda?
Yan po yung bibitiwang naming mensahe para sa inyo. UCCP Bagong Bayan, as you focus your faith in God, as family, nawa ay tandaan ninyo ang dalawang bagay na ito. Respetuhin ninyo ang ama, respetuhin ninyo ang isa't isa bilang kapatiran. God bless, at sana'y pagpalain pa ng Diyos ang inyong kapatiran, ang inyong pamilya. UCCP Bagong Bayan, mabuhay, happy 80th first anniversary. Mwah! Chup, chup, chup. Yeah.